Serbisyong totoo lang. Singil sa tubig sa Metro Manila. Bababa simula Abril. Kaso ng tigdas, tumaas ng mahigit 200%. DOH, puspusan sa pagbabahay-bahay para magbakuna. Tanggapan ng BIR sa Quezon City, binulabog ng bomb threat. Ni Pacquiao, may napipisil na kayang susunod na kalaban ni Manny? Pus, tumagilid sa Paranaque. Driver, inaantok daw dahil 24 oras nang bumibiyahe. Giganteng singkama sa Ilocos Sur, gaano kaya kabigat? Mga bading sa kamis, nag-alapakyaw. Ang tagisan ng mga kalahok sa Bikini Open sa Pangasinan. Starstruck 5 Avenger, Princess Nell. Handa bang makipagsabayan sa Pasiksihan? At Arnel Pineda, nag-sorry na sa National Historical Institute. Lusot na kaya sa kaso? UP Concert Chorus, nag-sample ng tamang pagkanta ng Lupang Hinirang. Ang kisap ng wataw at may tagumpay na nandiginip. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, mahigit 800 na ang kaso ng tigdas sa buong bansa ngayong taon. 6 ang patay. Ayon sa Department of Health, mahigit 200% mas marami ang kaso ngayon kumpara sa parehong panahon noong 2009. Kaya puspusan po ang pagbabahay-bahay ngayon ng mga opisyal pangkalusugan para mamigay ng bakuna kontra tigdas. Libre. Libre po yan. Nakatubo po si Julio Segovia. Sa record ng DOH, mataas ng mahigit 200% ang kaso ng tigdas ngayon kumpara sa naitala sa parehong period noong isang taon. Mas marami rin ang nasawi, 6. Kaya maging ang World Health Organization na aalarma na. What is missing from the equation, as he explained, is the local government's hard work so that they'll make sure that every child is vaccinated. Pero ayon kay Health Secretary Esperanza Cabral, bababa na ang kaso ng tigdas sa mga susunod na buwan. Mula February 28 hanggang March 6, tatlo na lang ang naitalang kaso. Kung magpapatuloy ito sa susunod na tatlong linggo, baka alisin na ang measles outbreak na idinaklara sa iba't ibang parte ng bansa. Kasalukuyang nakataas ang measles outbreak sa ilang bahagi ng Metro Manila, Region 4, Region 5, ARMM at Cordillera Administrative Region. Kaya naman tuloy ang vaccination program ng gobyerno. Isang barangay North Fairview sa may mataas na kaso ng tigdas sa buong Quezon City. Kaya para matiyak na mababakunahan ang lahat ng bata laban sa tigdas, nagbahay-bahay na ang mga taga-barangay health center. It's very alarming po yung increasing number of measles cases po namin dito sa North Fairview. May isa pang measles strain na tinetest sa laboratory ng RITM. Pero wala naman daw dapat ikabahala dahil kayang gamutin ng bakuna ang lahat ng klase o strain ng tigdas. Kailangan daw ngayon, dobleng pag-iingat dahil kapag napabayaan, posibleng magkakomplikasyon. Pwede silang magkaroon ng seryosong komplikasyon, katulad ng pulmonya na pwede nilang ikamatay kung hindi maagad ang paggamot dito. Pwede rin silang mabulag actually mula sa measles dahil yung measles na apektuhan yung cornea ng ating mga mata. Bukod sa tigdas, pinag-iingat din ng DOH ang publiko sa pagkalat naman ng isa pang viral disease na beke. Karaniwan daw kasing tumataas ang bilang ng mga tinatamaan ito pag mainit ang panahon. Sabi ng DOH, mas nabubuhay ang mumps virus kapag summer season. Pareho rin yan ng ibang viral illnesses. They are self-limiting. Well, for a few days, namamaga yung salivary gland mo. After a week or so, humuhupa na siya at gumagaling completely ang mga tao. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kung meron po kayong tigdas, ito po ang gagawin. Dapat magpahinga, maligo, magpahangin at magsuot ng preskong damit. Uminom kayo ng gamot sa lagnat at iinom din naman aming tubig.
Siyempre pa dapat masustansya ang inyong pagkain. Magandang balita naman mga kapuso, bababa ang singil ng Manila Water at Maynila at simula sa susunod na buwan, nakatutok si Bernadette Reyes. Simula Abril, makakaramdam ng 8 centavos per cubic meter na pagbaba sa singil sa tubig ang mga customer ng Manila Water. Nitong nakaraang quarter, medyo maganda ang performance ng piso natin laban sa mga sa dolyar at ibang currencies, kung kaya magkakaroon tayo ng downward adjustment. Ang isang bahay na may 5 hanggang 6 na miyembro at kumukonsumo ng 1 cubic meter o 5 gram ng tubig kada araw, makakatipid ng 1 peso and 64 centavos kada buwan. Sa April 1 din, bababa ang singil sa tubig ng Maynilad, 1 centavo per cubic meter. Yung mga households na kumukonsumo ng 30 cubic meters a month, tapos unsewered, mga 39 centavos yung ibababa ng kanilang water bill. Sa mga businesses, siguro yung impact mas mararamdaman nila kasi yung in terms of volume, tsaka yung rate classification. Kasabay nito ang isa pang good news sa mga customer ng Maynilad. Maibsan ang epekto ng mahinang water supply dulot ng El Nino sa Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa at Camanava area. Tanging ang pinakamataas na lugar na lang daw sa Roosevelt, Quezon City ang makakaramdam ng hanggang 12 oras na interrupted water supply. Agad nating na-manage yung water pressure sa system, nabawasan yung mga tubig na tumatapon sa ating system, tapos dahil meron tayong mga ginagawang intensified leak repairs. Kung masusundan pa ang pagbaba ng singil ng Maynilad at Manila Water, nakasalala ito sa paggalaw ng piso. Sakaling nag-depreciate naman ang peso against the US dollar or other currencies, baka magkaroon tayo ng upward adjustment. Ang Maynilad ay nagsusupply ng tubig sa kanlurang bahagi ng Metro Manila. Ang silangang bahagi naman ng Metro Manila, sinusupply ng Manila Water. Bumaba man ang singil sa tubig ayon sa mga water utility companies, kailangan pa rin magtipid sa konsumo ng tubig para maiwasan ang posibleng epekto ng El Nino na maaari magdulot ng kakulangan sa supply. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Pinulabog ng pananakot sa pambobomba o bomb scare ang tanggapan ng BIR sa Agham Road sa Lungsod Quezon kaninang umaga. Nakatutok si Dante Perelio. Pasado alas 10 ng umaga, imbis na nasa loob ng BIR office, nasa labas ang mga empleyado. Nakatanggap kasi ng tawag sa telepono ang isang sekretary ng isang division chief na si Imelda Bundoy mula sa isang lalaki na may sasabog daw na bomba sa 7th palapag ng gusali. Ipinagbigay alam niya ito sa security office na agad namang nagsagawa ng evacuation bago itinawag sa Quezon City Bomb Disposal Unit. Naging mahigpit ang seguridad sa loob ng compound, pati ang mga taga-media hindi pinayagang makapasok. Bakas naman sa mga kawani ang pangamba. Apektado pati mga transaksyon sa BIR. Matapos ang mahigit isang oras, idineklarang negatibo sa bomba. Intention niya yung gin lang nga manakot lang sa mga personnel dito sa BIR. Nag-security briefing na rin ang mga pulis sa mga taga-BIR. Take down notes, exact time, then exact yung sinabi ng tao, then yung oras. Then check nila yung mga paligid nila kung talagang may mga kinahinalang bagay para hindi sila matakot, para hindi magpanik agad magtakbuhan rin sa baba. Dante Perelio, nakatutok, 24